Bakit dala? Baka makapalalo. Pwede. Si Tenta. Sa Maykiapo, iba't ibang estilo at eksena ang ginawa nila Tanggol at ng mga kasama nito sa pandurukot at pagnanakaw, kaya naman marami na naman silang nabiktima sa araw na iyon. Pagdating nila sa kanilang tagpuan, masayang-masaya silang nagkamustahan kung nakarami ba ang bawat isa. Ito namang si Small Giant, masayang sinabi nito na tiba-tiba sila sa araw na iyon. Kaya naman inaabot nila kay Tanggol ang mga wallet na naisnats ng mga ito. At saka pinagsama-sama ni Tanggol ang lahat ng perang na snatch nila. At halos naka 20 mil daw ang na-snatch nila, kaya naman inilagay na ito ni Tanggol sa isang wallet ang perang na dukot at saka inilagay na nito sa bulsa nito. Hindi pa sila nakontento, lumipat pa sila ng lugar na pag-snatchan na kung saan pumunta sila sa isang lugar na walang ganong nakakakilala sa kanila. Hindi nila alam na mawawala ang perang ninakaw ng mga ito. Sa paghanap ng mas malaki o mas big time na manlakawan, nakita nila itong si Senator Lito Lapid na nakahawak ng malaking bag. Akala ng mga grupo ni Tanggol ay big time ito. Hindi nila alam na itong si Senator Lapid ay wala palang pera at isa rin palang tirador. Sa panggugoyo nila kay Senator Lapid, nakuha ni Tanggol ang wallet ni Lapid. Pagkakuha ng mga ito sa pitaka, umalis na ang mga grupo ni Tanggol. Pagkalayo ng mga ito, binuksan ni Tanggol ang pitaka na nakuha nila kay Lapid at nagulat silang 70 pesos lang pala ang laman nito. Kaya naman sinabi ng isa sa kanila na magparte-parte na lang sila sa kanilang nanakaw. Nang ilalabas na ni Tanggol ang pitaka na naglalaman ng perang ninakaw nila, wala na ito. Hindi nito namalayan na nadukot pala ito ni Lapid. Dito nila nalaman na isa din pala itong tirador kagaya nila at naisahan sila nito. Ano kaya ang gagawin ni Tanggol kapag mag-cruise na muli ang landas nila ni Lapid? Yan ang pakaabangan natin sa susunod na episode dito lang sa FPJs ang Batang Quiapo.